ay sabay nagpupuri dahil inakot ng Kristong hari kaligtasan ng kanyang lipi sa kanya kinalulugdan pinilig namin kaligtasan ang kanyang bibi. Bayan ngayon nagpupuri, sabay-sabay nagpupuri. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ating banal na misa, paggunita, sa pagtatalaga sa mga palasyong simbahan ni na Apostol San Pedro at San Pablo sa Roma, pinapanibago, sinasariwa po natin ang ating katapatan, ang ating pagtalima sa ating Santo Papa sa Roma, ang ating pagiging Katoliko Romano, ang kaugnayan natin sa Diyos, kay Kristo sa pamamagitan ng inang simbahan. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa tulong ng mga apostol, ipagtanggol mo ang iyong sambayanan upang ang mga pinagbuhatan ng aming unang pagkakilala sa iyo ay maging tagapagdulot ng ibayong pagpapala mo hanggang sa katapusan ng mundo. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, ang mga kanang kamay ng hari na natasang pilitin ang mga taong sumamba sa mga Diyos-Diyosan ay nagtungo sa lungsod ng Modim upang tutusan ang mga taga-roon na magandog sa mga dambanang pagano. Maraming Israelita ang lumapit at nagtipon-tipon sa paligid nila. Naroon din si Matatias at ang lima niyang anak. Nilapitan si Matatias ng mga kumakatawan ng hari at sinabi, "Ikaw ang pinunong iginagalang dito at sinusunod ng iyong mga kaanak. Manguna ka sa pagtubad sa utos ng hari gaya ng ginawa ng mga Hintil at ibang mga taga-Hudeya at Jerusalem. Gawin mo lamang ito, ay tiyak na mapapamahal ka sa hari, pati ang iyong mga anak, at gagantimpala ang kanya ng pilak, ginto, at iba pang kaloob.
Ngunit malakas na sumagot si Matatiyas, kahit lahat ng hintil ay sumunod sa hari, at dahil dito'y nilabag nila ang relihiyong pinamana ng kanilang mga ninuno, kami ng aking sambayanan at mga kamag-anakan ay tumupad pa rin sa tipang ibinigay sa amin mga ninuno. Huwag namang ipahintulot ng Diyos na sumuway kami sa kanyang mga utos. Hindi kami susunod sa gayong pinagagawa ng hari at lalo namang hindi kami magtataksil sa aming relihiyong kailanman. Katatapos pa lamang magsalita ni Matatiyas, nang isang kapwa Hudyo ang kitang-kitang lumapit sa dambanang nasa Modim at naghandog bilang pagsunod sa utos ng hari. Nang makita ito ni Matatiyas, nag-alab siya sa poot. Nilapitan niya ito at pinatay sa harap ng dambana. Pinatay rin niya ang sugo ng haring pumipilit sa mga tao na magandog sa dambanang pagano. Pagkatapos, sinira niya ang dambana. Sa ganitong paraan, ipinakita niya ang kanyang pagmamalasakit sa kautusan, gaya ng ginawa ni Pinees nang patayin nito si Simri na anak ni Salu. Matapos gawin ito, nilibot ni Matatiyas ang buong bunsod na ganito ang sinisigaw, sino mang tapat sa tipan ng Diyos at tumutupod sa kanyang mga utos ay sumunod sa akin. Pagkatapos nito, siya at ang kanyang mga anak ay namundok. Iniwanan nila ang lahat ng kanilang ari-arian sa lunsod. Ang marami na naniniwalang dapat sundin ang utos ng Diyos at mga tuntunin ng kanilang relihiyon ay lumabas din sa ilang at nanirahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsaysay, ang lahat na tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong Sion, alunsod na kagandahan, makikita siya roong nagniningning kung pagmasdan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin, silang tapat sa tipan ko, naghahandog niyong hain. Ang buong kalangitay naghahayag na aking Diyos, isang hukom na matuwid kung humatol ay maayos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang handog sa Diyos ay inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo aking liligtas, ako ay inyong pupurihin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito ang kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang ang araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit lingid ito ngayon ng inyong paningin, sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kukubin at gigipitin sa magkakabila, wawasakin kanila at lilipunin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog, at ni isang bato'y wala silang iiwan sa ibabaw sa kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Hesukristo. Sa linggo na po ang kulminasyon, ang katapusan ng ating taong liturhikal, ang dakilang kapistahan, solemnidad ng Kristong Hari, Biba, Kristo Rey! At ang ating mga pagbasa, pinapaalala sa atin ang ating personal, isa sa isa, mukha sa mukha, sa Ingles, face to face, na pakikipagtagpo sa Panginoon upang hukumin, bibigyan tayo ng paghuhukom. Oh, nakangitisan. Oh, kaya. Handa na ba tayo? Kasi alam mo, ngayon, kung ano magiging desisyon. Di ba? Kung haharap tayo sa Panginoon. Hindi siya ultimo mag-uusga, bagamat sasabihin. Depende sa ginawa mo. Yan. Gumagalaw na yung mga katawan nyo. Habang may panahon, sa ayos natin. Sa unang pagbasa, unang Makabeo. Sa mga pagbasa, nagbibigay ng ehemplo, mga bayani, mga tunay na naging tapat at lingkod, sapagkat, ano ba, babalimbing tayo? Mayroong bagong political na pagbabago. Sumipsip na tayo. Makipag-alyansa na tayo. Ha? Bagong sayaw, de makisayaw tayo. E yung mga Griego, sila yung mga imperialista noon. Si Alejandrong Dakila, Alexander the Great, sila yung namamayagpag at nasa ilalim nila yung mga maliliit na bansa katulad ng Israel. Ang iba ay kwan. O, siyempre, ito mga bagong mga dayuhang makapangyarihan, may mga Diyos sila. O, utos! Kung di kayo sumunod, patay kayo. Pinapakita ang katapatan. Kami ng aking bahay, kami ng aking angkan, hindi namin ipagpapalit ang tipan sa Diyos. Patayin kami. Hindi namin kami magta-traidor. Hindi kami babaligtad. Hindi kami papalit ng panig. Kami magiging tapat sa Panginoon sapagkat mahal niya kami at inalagaan kami. Siya'y naging tapat sa amin. Yan po ang unang pagbasa. Katapatan, pagtalima, pagsunod sa Diyos na totoo at tunay, tibobos. Ang ating ebanghelyo ayon kay San Lucas,
Malapit na si Jesus sa Jerusalem, umiyak, lumuha. Bakit siya lumuha? Eh, nakikita ni Jesus ang mangyayari. Maraming mamamatay, gigibain ang Jerusalem. Walang batong nasa matitira sa ibabaw ng kapwa bato. Ibig sabihin, matutumba ang lahat ng muog. Masisira lahat ng ugali at ang mga nakatira dito, maraming masasawi ang buhay. Masisira ang Jerusalem. Bakit? Sapagkat nung dumalaw ang Diyos sa kanila, hindi nila pinansin. Pinarusahan sila sapagkat nung bumisita, dumalaw, pumunta, ang Diyos sa kanila, dinedma nila, inisnab nila, hindi nila nakilala, hindi nila tinanggap, hindi nila sinalubong, malamig na hindi naman, wala nga ang relasyon eh. Malamig na wala nga ang pagtanggap eh. Kulang ang aking salita. May pader. May malamig ang kaugnayan, malayo sa Panginoon. Kaya nga yun ang naging kapahamakan nila. Nasira. Kaya paalala sa atin. Unang pagbasa, katapatan hanggang dulo para sa Panginoon. At kapahamakan, kaparusahan, kalunos-lunos, isang trahedya kung hindi natin tinanggap si Jesus sa buhay natin. Ang ating ginugunita ngayon ang dedikasyon ng Basilica Mayore, San Pedro at San Pablo sa Roma, muli ang tema ng katapatan, pagsunod sa ating Santo Papa sa Roma dahil tayo Katolikong Romano at dahil ang Santo Papa, si Papa Francisco, siya ang bikaryo ni Jesus. Siya ang kahalili ni Jesus sa ating kasalukuyang kapanahunan. Sa tulong ni Maria ni San Jose, nawa po ay tayo po'y maghanda sa ating personal na pagkikita sa Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipanalangin natin ang ating mga pangangailangan bilang bahagi ng ating paglalakbay ng pananampalataya bilang pagsunod kay Kristo patungo sa walang hanggang Jerusalem. Tugon ang ipinangakong mamanahin natin. Tugon po natin, Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Ang simbahan naway maging buhay na sagisag at instrumento ng pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Bilang komunidad ng mga sumasampalataya, naway hindi tayo maghati-hati dahil lamang sa mga walang kwentang galit at hindi pinag-iisipang paghusga. Manalangin tayo. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. At tinawang maiwasan ang gumawa ng mga dahilang umiwas sa ating pagtugon sa mga hamon ng pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Ang mga kasawian sa buhay o pagkakasakit naway hindi makasagabal sa ating pagnanais na sundan si Kristo maging sa pagpapakasakit. Manalangin tayo. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Sa mga tapat na yumao, naway maibigay ang walang hanggang kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Ama naming Diyos, huwag nawa kaming umatras o mag-atubiling lumakad nang pasulong sa paglalakbay tungo sa iyong kaharian. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kalwalatian. Ang tanging ninanais ko ay mataw lamang ang pag-ibig mo. Lahat ay iiwanan ko, wala nang kailangan sapat na ito. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kalwalatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa aming paghahain ng paglilingkod sa iyo, hinihiling namin kami kaawaan mo upang ang katotohanang ipinamana sa amin ng paglilingkod ni na Apostol San Pedro at San Pablo ay manatiling dalisay sa kaibuturan ng aming pagkatao sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Itong ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol at patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa na manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Panggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat mapumanaw. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasal sa iyong buhay na walang hanggan. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Pedro at San Pablo, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Mesokristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa kanilang puso.
sarili. Kay Jesus, silang nananatili. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkapakinabang sa pagkaing nagbibigay buhay, magalak nawa sa pagunita. Kina Apostol San Pedro at San Pablo ang sambayanan na iyong ipinagkatiwala sa kanilang pagtangkilik para pamahalaan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga kaluluwa, mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kailinisan. Iawon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto na kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kananagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako lang sa binyag na ikaw ni iibigan at paglining ko ng bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre.
sinasamba ka namin. Binibinduho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa gisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno.